dahil nalaman natin na nagpapasapasahan sila kung sino papasapasahan ng project. Yung DPWH, sinasabi po nila, project siya ng LGU. Okay. Sabi naman ng LGU, project siya ng DPWH. Di naman ang lintik. So, walang gustong umamin? Wala. Ito, 2 years na sa may San Mateo Rizal. Nakita mo na katenga dyan. Now, ang sister ito, nagtuturoan ng LGU at saka ang DPWH. Ang una mong tawagan dito, of course, si Mayor. Mm-hmm. Para alamin, special sa kanilang engineering department, kung kanino ba talaga ito at kung anong road ba ito. Okay. Kasi kung national road to, matik, DPWH. If this is not a national road, then the mayor's office or the barangay should take care of this problem. Kapag sinabi ng LGU na patunayan sa kanila na ito ay DPWH, then para wala ng cheche-bureche pa, rumek na tayo kay Secretary Bunuan. Baka pwede mong tawagan Secretary Bunuan now. Okay. Pero of course, una tawagan mo muna si Mayor, and then good thing about Secretary Bunuan is napaka-accessible niya, madali siyang patawagan. So, kung talagang DPWH to, I wanted this done. 2 years na raw eh. Kaya ba natin 2 days? Yes, sir. Oh, pare-pareho naman tayo nakapagbakasyon, ano? Kumusta Holy Week? Okay naman, sir. Pero trabaho pa rin pagbalik. Senator Raffy Tulfo umaksyon agad sa nilapit sa kanya na problema ng mga taga San Mateo dahil sa 2 taon na ang butas sa gitna ng kalsada pero hindi pa ito natatakpan at nagdudulot ito ng traffic sa araw-araw at nagtuturuan ang LGU at DPWH kaya hindi maayos-ayos. Pero kay Senator Raffy Tulfo 2 araw lang natakpan agad katumbas ng 2 taon. Ito ang mahirap sa mga nasa gobyerno pag walang media hindi talaga sila aaksyon dapat magbago na tayo. Narito ang video panoorin natin at kung bago ka lang sa ating channel mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para palagi ka updated sa mga balita dahil iba na ang may alam. Girls. Welcome back, sir. Kamusta yung Hawaii, sir? Hawaii pa rin. Walang pagkabago. Anyway, masaya. Dami natin mga kababayan doon na talagang inaabangan tayo palagi. Morning, sir. Sir, first agenda hey. Natin since resume ng session. Yes. Ito po, pinapahanap nyo before the break. Okay. Yan, mga sira-sirang kalsada sa gitnang bayan, sa Mateo Rizal. Yeah, yeah. So, ito yung 2 years na. Yes, sir. 2 years nakatenga. Na nakatenga yung project na yan. Mm. So, nagpa-imbestiga tayo, nalaman natin na nagpapasapasahan sila kung sino nagpapasapasahan ng project. Yung DPWH, sinasabi po nila, project siya ng LGU. Okay. Sabi naman ng LGU, project siya ng DPWH. Di naman ang lintik. So, walang gustong umamin? Wala, sir. 2 years na nakatenga. Okay. Nagagalit so, na po pati mga traffic enforcer kasi nasa gitna ng kalsada, sir. Eh, makadulot ng traffic. Mau! Ito, 2 years na sa may San Mateo Rizal. Nakita mo nakatenga dyan. Now, ang sister ito, nagtuturoan ng LGU at saka ang DPWH. Ang una mong tawagan dito, of course, si Mayor. Mm-hmm. Para alamin, special sa kanilang engineering department, kung kanino ba talaga ito at kung anong road ba ito. Okay. Kasi kung national road to, matik, DPWH. If this is not a national road, then the mayor's office or the barangay should take care of this problem. Kapag sinabi ng LGU na patunayan sa kanila na ito ay DPWH, then para wala ng cheche-bureche pa, rumek na tayo kay Secretary Bunuan. Baka pwede mong tawagan Secretary Bunuan now. Okay. Pero of course, una tawagan mo muna si Mayor, and then good thing about Secretary Bunuan is napaka-accessible niya, madali siyang patawagan. So, kung talagang DPWH to, I wanted this done. 2 years na raw eh. Kaya ba natin 2 days? Kaya, sir. Oh, pare-pareho naman tayo nakapagbakasyon, ano? Kumusta Holy Week? Okay naman, sir. Pero trabaho pa rin pagbalik. Gusto ko sa'yo. Sige. Okay, sir. Go. Thank you, sir. Okay. Good afternoon po, Engineer Fabian. Good afternoon po. So, nakarating po kay Senator Tulfo. Meron po kasi doon area yung kalsada na sobrang laki nung butas. Halos talagang masakop na yung daan dito. Ano, ano po ba yung naging problema doon? So, yung una po sa lahat ay yung pong butas na yon ay sinadya pong hukayin para po makita natin yung existing na lumang drainage system sa ilalim noon. Medyo malalim po yung hukay para ang purpose po nun is para makita nila yung exact alignment ng lumang drainage at
kasi papalitan po natin ng mas malaking drainage system yun. So ito po ay project ng DPWH? Yes po. Bakit po kaya umabot ng almost 2 years daw? Kasi marami po tayong kinoordinate regarding po kung bakit nagtagal. Na-encounter po natin yung mga along the way po ng ating ikakabit na drainage system ay may mga linya po ng Manila Water. Ito po yung malalaking transmission line nila na dapat po i-coordinate sa kanila at medyo natagalan din naman po bago nila ma-relocate ito. Pero engineer, regarding sa budget, wala naman hong problema dun sa gagawing project doon? So far naman wala naman pong problema. Pero dito po ba wala kayong nabalitaan na na-aksidente na? So far naman po, coordinated naman kami to the LGU of San Mateo. Wala naman po napabalita na nagkaroon ng accident or untoward incident doon sa pangyayari dahil sa coordinated nga po sa LGU at may mga nak-assign po na mga nag-traffic and at the same nagmo-monitor doon sa mga ginagawa natin. And we are so sorry po kung medyo nagkaroon ng inconvenience sa mga dumadaan at gumagamit ng naturang krasada. As per our coordination doon sa gagawa, mamaya pong gabi ay sisimulan po yung pag-aayos po nung nasabing hukay na binabanggit nyo at gagawa po tayo ng pamamaraan para yung hukay po ay temporary ma-i-close muna natin at para madaanan pa rin temporarily nang safe naman siya. Nasabi natin na temporary lang. Apa. Yung gagawin natin. Kailan po ba yung target date natin? Yes po, yun po naman ang target natin na bago po sana po mag-ulanan uli, matapos na po natin yung ating drainage system. At maraming salamat po, Engineer Fabian. Ay, thank you rin po. Tayo ngayon sa Barangay Gitnang Bayan at ngayon makakasama natin si Engineer Rayjan De Gusena. So Engineer, nakita ko nga na na-cover na yung malaking butas. Ano po yung ginawa natin dito? First yung butas kasi merong yung mga safety devices kasi merong mga punong nakalagay. So nilinis natin. Then yung butas mismo, naglagay tayo ng steel plate sa ilalim at nag-compact tayo ng base course para mas madaanan siya at ngayon po i-schedule natin siya ngayon for asphalt na po natin para mas safe po sa mga dumadaan. So maraming salamat sir. So ngayon matatapos naman siguro ito. Ora mismo, arreglado. Idol, okay na, tapos na po. Madalas kayong dumadaan dito? Opo. Anong masasabi mo kasi nakarating kay Senator na yun ngang hukay dito, talagang, di ba, tinubuan na daw ng puno? Opo. So ngayon, napagawa na, anong masasabi mo? Maayos naman po kasi masaya din po kasi nakakadaan na po ng maayos yung mga tao, pati po yung mga sasakyan. So malaking tulong sa inyo? Opo, bilang estudyante po malaking tulong. Maraming salamat po at makakadaan po kami ng maayos. Thank you po. Maraming salamat po kay Senator Rafi Tulpon. At ngayon, maginawa na po na madadaanan nila ng 2 lane na, hindi katulad dati, 1 lane lang po. Mabuhay kayo, Senator Rafi Tulpon.